Ano ang iyong mga pagpipilian para sa organic fertilizers? Mayroong ilang mga fertilizers na magaganda. Para sa isang gardener na bago lamang sa ideya ng organics, ang lawak ng pagpipilian ay maaaring nakakalito. Napakaraming organic fertilizers na available. Ang bawat isa ay may kakaibang katangian at hindi lahat ay mayroong madaling how-to information. Ang pag-unawa sa common organic fertilizers available ay kasing simple ng pag-alam sa kung ano ang ibinibigay ng bawat isa sa lupa at kung gaano ka-available ang mga ito. Narito ang isang listahan ng common organic fertilizers at kung ano ang kanilang ibinibigay. Synthetic versus organic fertilizers. Bago ang lahat, atin munang alamin ang pagkakaiba ng synthetic at organic na pataba. Tulad ng karamihan sa organisms, ang mga halaman ay nangangailangan ng maraming sustansya upang maayos na lumaki. Ang mga elemento na ito ay normal na makikita sa lupa. Kung hindi, ang mga halaman ay naghihirap. Ang mga pataba ay ginawa upang makatulong sa mga lupa na kulang sa sustansya. Ang mga pangunahing sustansya na makikita sa lupa ay ang nitrogen, phosphorus, and potassium. Sa kabuuan, sila ay nililista sa labels sa ganitong pagkakasunod-sunod rin. Siyempre, hindi naman alam ng iyong mga halaman ang pagkakaiba ng synthetic at organic na pataba. Ngunit ikaw, malalaman mo, lalo na kapag nagtagal. Ang synthetic fertilizers ay kilala sa pagsira sa kalidad ng lupa sa kanalaunan. Patuloy kang mangangailangan ng marami pa nito sa iyong hardin. Ang synthetic fertilizers ay maraming salts. Ang compounds na ito ay hindi lamang ginagawang acidic ang lupa, itinataboy rin nila ang beneficial worms. Ang regular na pagdidilig sa iyong halaman ay maaaring itulak palayo ang mga sustansya sa compounds na ito mula sa mga ugat ng halaman. Kaya naman, hindi rin sila umuobra. Bukod pa rito, ang synthetic fertilizers ay madalas nagawa sa non-renewable resources. Sa kabilang banda, ang organic na mga pataba ay mas pinapabuti ang lupa. Hindi lamang sila nakakatulong sa water retention, sila rin ay magandang pampagaan ng lupa upang mas maraming hangin ang makapasok sa mga ugat. Ang organic na pataba ay walang sinasayang sustansya. Hindi rin sila gumagawa ng salts na makakasira sa paglaki ng halaman. Ang mga tipo ng mga pataba na ito ay mas mababa ang tiyansa na makasunog ng ugat ng halaman kumpara sa synthetic na pataba. Alfalfa meal. Ito ay karaniwang ginagamit bilang parte ng livestock feed. Ang particular na fertilizer na ito ay may mababang amount ng nitrogen, phosphorus, and potassium. Bilang resulta, ito ay gumagana sa moderate rate of speed. Pinakamagandang gamitin ito bilang isang soil conditioner bago magtanim ng crops. Cottonseed meal. Ang fertilizer na ito ay maraming nitrogen, ngunit mayroon ring kaunting amount ng phosphorus at potassium. Ang downsides lamang nito ay na ito ay mabagal at available lamang sa mga cotton growing areas. Ngunit ang fertilizer na ito ay particular na napapakinabangan para sa pagkondisyon ng mga hardin bago taniman. Nagbibigay ito ng oras upang ma-breakdown ang cottonseed meal at ang nitrogen na mayroon dito ay maging readily available na pagdating ng oras. Seabird guano. Ang seabird guano ay kinokolekta mula sa mga isla na bihira magkaroon ng ulan at mayroong tuyong klima. Ito ay dalawang factors na nakakatulong na mapanatili ang mataas na level ng sustansya na mayroon dito.
Ang seabird guano ay may mataas na level ng trace elements kasama ng disenteng dami ng nitrogen, phosphorus at calcium. In fact, ito ay kinukonsidera bilang isa sa best organic fertilizers sa mundo. Bat guano. Ang bat guano ay isang fast-acting na pataba na mayroong maraming sustansya tulad ng nitrogen, phosphorus, calcium and various minerals. Hindi kasing taas ng mayroon ang seabird guano, ngunit mas available ito sa market. Dahil ang ilang sustansya na mayroon sa bat guano ay natutunaw sa tubig, ang patabang ito ay maaaring pinaka-epektibo kapag ginamit bilang isang compost tea. Ang pinakakaraniwang pinagkukunan ng guano, ang bat guano, ay mabilis na maabsorb at madalas na ginagamit sa pagitan ng crop rotations, midsummer harvest or replant. Ang bird guano ay mayroong mas mataas na nutrition numbers, ngunit ang seabird guano ay available lamang sa kaunting parte ng mundo. Fish emulsion. Isa itong magandang additive kapag ang level ng nitrogen ay mababa at ang mga leafy plants ay nangangailangan nito. Ang fish fertilizer ay medyo acidic, kaya ang ilang halaman ay maaring hindi kakayanin ito kumpara sa iba. Ang patabang ito ay gawa sa isang isdang medyo nabubulok na. Bilang resulta, ito ay madalas na mayroong masangsang na amoy. Ang fish emulsion na pataba ay mayaman sa nitrogen, ngunit walang calcium o potassium. Ngunit mabilis itong umepekto sa oras na ilagay ito. Kaya naman, isa itong magandang treatment para sa leafy species na naghihirap sa mababang level ng nitrogen. Seaweed. Isa ring magandang source ng zinc at iron, ang seaweed ay isa sa pinaka-beneficial na organic fertilizers na libreng makukuha sa coasts. Ang cereal grains at iba pang pananim na mayaman sa potassium ay lalong magbebenepisyo mula sa seaweed. Cow manure. Sa kabuuan, ang dumi ay mayroong mataas na dami ng sustansya. Mayroon itong magandang dami ng nitrogen, phosphorus at potassium. Ang dumi ng baka ay epektibo sa mga hardin sa moderate rate of speed. Ang mga elemento na mayroon ito ay lahat nakakatulong upang maging isa itong mahusay na compost additive. Kailangan mo rin iwasan ang mga dumi na tira mula sa industrial operations dahil marami itong asin. Ngunit maging ang regular na dumi ay maaaring mauwi sa pagkasira ng mga halaman kapag masyadong marami ang paggamit o kapag masyadong madalas. Maaaring ang pinakakaraniwang organic fertilizer na ginagamit sa Western world, ang dumi ng baka o cow manure ay maaaring ikumpara sa isang magandang compost pagdating sa nutrient value at uptake. Maaaring mayroon itong weed seeds at isa itong kaibigan ng gardener. Iwasan ang dumi mula sa dairies at iba pang industries kung saan nakakatanggap ang hayop ng maraming alat. Chicken manure. Ang pagkakaroon ng maraming dumi ng manok ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ka ng mataas na level ng sustansya. Kahit ganito, ang patabang ito ay mayroong medyo mataas na dami ng tatlong plant nutrients kaysa sa cow manure. Katulad ng sa cow manure, ang poultry manure ay madalas na ginagamit sa agrikultura kapag ang organic na lumalaking seeds ay kailangan ng quick boost. Kadalasan, ang poultry manure ay dinaragdag pagkatapos mag-ani at bago magtanim muli for second planting. Rock phosphate. Ang rock phosphate ay gawa sa bato na dinurog. Mayroon itong maraming amount ng phosphate at iba pang essential nutrients. Ang pangunahing benepisyo ng paggamit ng rock phosphate ay na ang mga elements na mayroon dito ay hindi natutunaw sa tubig, kundi nanatili sila sa lupa hanggang sila ay magamit ng mga halaman na tumutubo doon.
green sand. Ang green sand ay mula sa ancient seabeds. Ang pataba na ito ay mayaman sa calcium at mayroon ring iron, potassium, and other trace elements. Ngunit ang level ng nutrients sa green sand products ay maaaring mag-iba-iba depende sa pinagkukunan. Compost. Ang nutrient profile ng compost ay nag-iiba-iba base sa kung ano ang inilagay dito. Ngunit madalas malapit sa cow manure. Isa itong sikat na garden fertilizer. Ito ay walang duda dahil maaari itong magawa ng libre at epektibo sa isang moderate pace. Mayroon ring iba't ibang paraan ng paggamit ng compost sa iyong hardin. Maaari itong gamitin ng hinahalo sa iyong garden soil. Maaari itong i-brew sa isang compost tea upang gamitin bilang isang foliar feed. Ang gardeners na walang espasyo para sa malaking compost system ay maaaring makakuha ng parehong benepisyo mula sa paggamit ng vermicompost bins sa ilalim ng sinks. Ngunit ang compost ay maaaring natural na alkaline. Ang katangian na ito ay negatibo na naapektuhan kung gaano maabsorb ng halaman na namumuhay sa lupa ang mga sustansya. Ang compost ay mayroon ring mataas na weight to available nutrient ratio. Ang isang compost pile na hindi tama ang pagkakagawa ay maaaring makadagdag sa paglalabas ng mabahong amoy na maaaring maging dulot ng gulo sa iyo at sa iyong mga kapitbahay. Kung nagpaplano ka pa rin gumamit ng compost, ito ay dapat na ilagay bago at pagkatapos magtanim. Ito rin ay isang magandang soil refresher sa pagitan ng growing seasons para sa mga hardin na parating ginagamit. Gugustuhin mong gumamit ng half an inch hanggang sa isang full inch sa tuwing may isang new crop na itatanim. Soybean meal. Ang soybean meal ay mayroong mataas na level ng nitrogen at mayroong mababang dami ng phosphorus at calcium. Ang local growing conditions ay naapektuhan ng bilis sa pag-absorb ng lupa dito, ngunit ang proseso ay normal na nangyayari sa moderate rates of speed. Ngunit ang soybean meal ay medyo kapaki-pakinabang bilang isang long-term soil conditioner. Blood meal. Ang patabang ito ay ginawa mula sa isang pinulbos na dugo ng kinatay na livestock. Habang mayroong itong mataas na level ng nitrogen, ang blood meal ay mababa sa ibang elemento. Ito rin ay masyadong acidic at maaaring masunog ang halaman kapag masyadong marami ang inilagay at a time. Dapat mong gamitin ito ng may pag-iingat. Pinakamainam na ilagay ang blood meal sa isang lupa bago pagtanim ng kahit ano rito. Kahit na ganito, ang blood meal ay fast-acting, kaya naman ito ay isang good tonic para sa mga may sakit na halaman. Kailangan mong maglagay nito sa mga ugat ng halaman ayon sa package directions. Bone meal. Hindi na nakakagulat na ang bone meal ay gawa sa dinurog na buto ng baka. Ang pataba na ito ay mataas sa phosphorus at nitrogen. Ang bone meal ay gumagana sa moderate speeds upang itulak ang pamumulaklak at paglaki ng mga ugat. Kaya naman, ito ay mainam para sa mga flowering plants, bulbs at fruit trees. Ngunit, ang bone meal ay kadalasang ginagamit bilang isang soil amendment para sa mga spots na may mataas na level ng nitrogen. Feather meal. Ang feather meal ay mayaman sa nitrogen, ngunit wala itong calcium at phosphorus at epektibo lamang at moderate speeds. Kung nagpaplano kang gamitin ng fertilizer na ito sa iyong bakuran, gamitin ito bago magtanim upang bigyan ng lupa ng isang nutrient boost. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay niyo? Kayo'y mag-like and subscribe na!
At syempre, huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!